Isang SUV na naman sa bansa ang tatalakayin natin mula sa pinakabagong update nito na magugustuhan mo talaga. Kaya kung naghahanap ka ng isang mapagkakatiwalaang sasakyang mapapakinabangan mo sa city ride, long ride, train at sa kahit ano pa mang ride, ay mukhang para sa iyo ang video na ito. Ang pinakabagong modern image sa modelong ito na inilagay ng sikat na manufacturer nito, kasamang ilan sa mga makabagong teknolohikal na katangian na mapapakinabangan sa pang-araw-araw na meron na rin sa modelo ngayon. Gaya na lamang ng safety and security features. Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po din maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update pa lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isang Isuzu car brand manufacturer sa mga tinitingalang brand sa merkado ng Pilipinas. Bukod sa mapagkakatiwalaang kumpanya, ito rin kasi ay isang Japanese car automaker na gumagawa na rin ng ilang mga matitibay na klase ng sasakyan. Matitibid at legalidad pa. Dito sa bansa, gaya ng Isuzu Crosswind, Isuzu Traviz, Isuzu D-Max at ang Isuzu MU-X na tatalakayin natin. Ang SUV na MU-X ng Isuzu ay may pangalawang henerasyon na ngayon na inilabas sa bansa. Ang bagong update sa modelong ito ay mas pinaghusay pa. Hindi lamang sa panlabas na itsura nito, kundi pati na rin sa panloob na mga katangian at mga bagong features na magagamit sa pang-araw-araw. Bale, sa mga hindi nakakalam, ang modelong ito kasi din ay mag-iisang dekada na rin namamayagpag sa bansa. Mula noong una itong inilabas noong Setyembre 2014 pa. At mula noon ay marami nang napabilib sa pagiging matatag na klase. May angking natural na lakas, hindi sirain at napakatipid sa fuel. Kaya naman, ganun na lamang din ang pagtangkilik ng marami dito sa Isuzu MU-X magpahanggang ngayon. At lalo na kung malaman mo pa ang mga bagong update sa modelong ito na kalalabas lang din. Gaya ng sa bagong external design nito na meron isang sariling estilo at pormahan na naiiba sa marami. Medyo pointed at maskuladong tingnan ang itsura ngayon at mas pinaganda ang signature design ng front radiator grille body mold nito. Mga I-shaped projector by LED headlamp. At meron itong maliliit ding mga fog lamps sa ibaba na naka full LED na rin. Kasamang ilan pang bagay na makikita mo sa buong bahagi ng external nito. Ang mga built-in side-to-side stepboard panels, malalaking sukat ng mga gulong, dalawang matutulis na nakahigang tail lamps sa likuran, kasama ang reverse light at rear fog lamp, pati na rin ang isang LED third brake light na nakakabit sa built-in rear spoiler nito sa itaas, ay ang nagbibigay ng kaya-ayang itsura dito sa bagong Isuzu MU-X 2024 model. Meron itong limang klaseng variant na pagpipilian dito sa bansa. Mula sa pinaka-low variant nito na tinatawag na Isuzu MU-X RZ4E na 2-wheel drive LS automatic transmission at ang manual transmission na RZ4E LS din. Ito ay may makina na 1.9-liter diesel engine inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft. Samantalang ang tatlong klaseng top variant naman nito na tinatawag na Isuzu LS-A automatic transmission at ang sumunod dito na LS-E automatic transmission na parehong naka 2-wheel drive lamang. At ang pangatlo ay ang tinatawag na 4x4 LS-E automatic transmission ay ang pinaka nagdadala ng full package ng mga bagong katangian nito ngayon. Na pinapagana naman ng pare-parehong naka 3.0 diesel engine, naka inline 4-cylinder na rin at with dual overhead camshaft na 4JJ-TCX Blue Power diesel engine. Ang limang mga variant naman ito ay pare-parehong nakakuha ng 6-speed gear shifting sa transmission. Ngunit may pagkakaiba pagdating sa mga performance level na nagagawa. Ang tatlong variant na naka 3.0 liter ay gumagawa ng mas malakas na maximum output na 187 horsepower sa kada 3,600 RPM at 450 Nm ng torque naman sa kada 1,800 to 2,800 RPM. May average top speed itong modelo na umaabot sa 190 km per hour. Ang fuel supply nito ay naka CRDI at matipid din talagang kumonsumo ng fuel. Meron itong fuel tank capacity na 80 liters at talagang malayo-layo ang mararating. Sa fuel consumption ito na nag-a-average ng 16 km per liter sa highway. Ganyan kasikat ang Isuzu car brand na to pagdating sa mga fuel efficient car na inilalabas nito. Gaya na lamang nitong MU-X 2024 model. Ang modelong ito ay upgraded na rin pati ang mga braking system.
Ang front and rear brake kasi nito ay ginamitan ng parehong ventilated disc type na klase. Bihira lamang ito magkaroon sa SUV car dito sa bansa kasi madalas ang mga front brake lang ang mga nilalagyan ng ventilated disc type. Well, ano nga ba ang mapapala mo pag naka-ventilated ang braking system? Ang mga naka-ventilated kasi, hindi basta-bastang nag-iinit at napakalakas ng kapit. Hindi madaling mapudpud ang mga fads at mas maliit din ang tiyansang makabangga sabi sa ilang mga pag-aaral kapag naka-ventilated disc daw ang sasakyan mo. At pagdating naman sa mga suspensions, sa front nito ay ginamitan ng double wishbone with rear suspension na multi-link at may mga shock absorber na may malalaking coil spring. Minimal lang ang dragging at mas magandang lumaro sa off-road at sa kahit anong bounce. Naka-power steering din ang steering type nito with rack and pinion. Kaya ang maneuverability ay talagang mas maimamanage ng maigi. Adjustable na rin ang steering column na naka-tilt and telescopic pa. Kaya user-friendly kahit pa sa mga baguhan. Para sa ganitong sukat ng sasakyan, hindi ka mahihirapang gamitin kahit sa matatrapik. Ang mga gulong nito ay may kalakihan din. May kabuang sukat ito na 265 by 50 R20 at makakapit. Mga naka-tubeless na rin at may napakagandang alloy wheel mags design. Pagdating naman sa loob nito, makikita ang tatlong hilera ng mga upuan nito na 7-seater at mga napaka-komportabling tingnan. Bukod kasi sa makakapal ng foam ang inilagay sa materyales, naka-leather cover din kasi ito at may heat reflecting pa para sa top bar yan. Auto-adjustable at may seat lumbar support na rin nakasama. Para kahit sa malalayong biyahe ay talagang makakarelax habang nakasakay ka dito. Sinamahan pa ito ng mga convenient features gaya ng mga storage space, maliliit na bulsa at may mga kasamang bottle and cup holder para sa inumin. Meron din itong mga USB port charging sa bawat portion na makikita na kung saan ay pwede ka ditong mag-charge ng iyong gadget. Additional features pa nitong bagong Isuzu MU-X mga kaibigan ay pwede mo na rin kasing pagganahin ang engine starting nito sa pamamagitan lamang ng remote key system. At meron pang mga bagong teknolohikal na katangian kagaya na lamang ng new smartphone tailgate nito na kung saan ay kusang bumubukas ang tailgate basta masense nito ang key transmitter sa malapit hanggang sa kalahating metro. Isa pa, ang malamig na singaw na nanggagaling sa mga air ventilator sa pamamagitan ng magandang aircon system nito ay may auto climate control na rin. May kasamang air quality control system na naglilinis sa amoy ng hangin sa loob nitong sasakyan. Maaalis nito ang masangsang at mabahong amoy sa loob nito. At makakamit pa ng bawat pasahero ang kanya-kanyang preference depende sa mga ninanais na temperature ng bawat pasahero nito. Nabilang pa sa bagong modelong ito ang mga sistema o gadget na makikita sa loob. Gaya na lamang ng mga libangan o mga entertainment. Tulad na lamang ng 10.1 inch size display monitor screen na detach screen pa. Meron itong Apple CarPlay at Android Auto na rin. At may kasama na rin connectivity kaya ng Bluetooth, FM and AM radio, USB and auxiliary input at navigation system. Tulong para kahit papano ay hindi tayo aantukin at malilibang sa malalayong biyahe. Sa pamamagitan ng mga ito, kasama ang magandang audio sounds na nagagaling sa 8 speaker nito. Lahat ng mga yan ay nakokontrol din sa manubela na hawak ng driver na karamihan sa mga pindutan, access o remote sa sounds, connectivity, incoming call alert o kung may mga sasagutin kang tawag ay mapipindot mo na sa manubela nito. Na karamihan sa mga ito ay narito na mismo sa manubela. Meron din itong magandang naka-digital TFT instrument panel na nagbibigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa mga signal o sign kasama ang mga notifikasyon na lumalabas dito. Isa pa sa highlight nitong modelo ay ang pagkakaroon ngayon ng adaptive cruise control system. Ito ang sistema na kung saan ay hindi mo na kailangan pang tapakan ng matagal ang accelerator o gasolina nito. Iseset mo lamang ang speed na ninanais mo ay kusa itong aandar at nakadepende sa mga sasakyan na nasa unahan nito. Kung ito ay hihinto o tatakbo ng mas mabilis ay gagayahin din itong modelo. Kaya makakarelax ka talaga sa biyahe niyan dahil para ka na rin naka-autopilot. Yun nga lang kinakailangan pa rin i-manage ang manubela para sa maayos na pagbalanse sa kalsada. At syempre hindi manual ang parking brake nito dahil ginamitan na rin ito ng electric parking brake with auto hold. May 800 mm na water wading capacity. Isang sistema na bago lang din sa modelong ito. Na kung saan, ganito kataas kasi ang kaya nitong suungin na tubig na hindi napapasukan ang makina nito o maapektuhan ang pagandar.
Kaya kahit sa mga bahaing kalsada o matutubig na lugar, ay talagang mapapakinabangan mo din ito. Pagdating naman sa ilan pang mga detalye, gaya na lamang ng safety features, itong Isuzu MU-X ay sagana rin sa mga bagay na yan. Katulad ng pagkakaroon nito ng ADAS o tinatawag na Advanced Driving Assistance System. Ang purpose nitong ADAS ay para maiwasan ang anumang aksidente, sagian o pagkabangga sa kalsada, na kung saan sa pamamagitan ng radar o sensor nito ay automatic itong magsisend ng alert sa driver at kusaring hihinto sa traffic light o kaya mga pedestrian. Sinusuportahan ito ng iba pang mga sistema kagaya ng lane departure system na para naman maiwasan ang pagpapalit-palit ng lane o linya sa kalsada, nang sa ganun ay maiwasan din ang pagkasagi sa mga biglaang nag-overtaking na kasabay natin. Isa pa, meron din itong blind spot monitoring alert, isang sistema na nakabase sa sensor o radar na makikita kadalasan sa side mirror at likurang bahagi na itong sasakyan, na kung saan sa mga biglaang nag-overtaking kagaya ng motorsiklo at iba pang malalaking sasakyan ay otomatiko namang nagbibigay ng sign sa driver sa pamamagitan ng vibration o visual audio at mag-automatic brake kung sakaling malagay sa alanganing sitwasyon. Kasama rin sa mga safety features na yan ang rear cross traffic alert. Para naman sa pagpapatras, bigla rin gagana ang sistemang ito o kaya naman ay biglang hihinto kapag may mga paparating na sasakyan sa likuran mo habang ikaw ay nagpapatras. At bukod pa dyan, meron din itong speed sensing door locks na kusang naglalak o nagsasara ang mga pintuan nito kapag nabit ang standard na bilis na 30 km/h. May parking assist na rin ito, parking sensor at rear camera for better parking assistance. Magagamit ito ng mga beginner lalo na sa mga nag-aalangan mag-park, lalo na sa mga masisikip na parkingan. Kasama na rin dyan ang hill start assist control system at ang downhill assist nito. Para sa mga akyating kalsada o lugar ay mainam namang gamitin ang mga safety features na ito. At kagaya ng iba, ay ang opt-in sa modelong ito ang mga basic o standard safety measure kagaya ng ABS o anti-lock braking system with electronic brake distributor at brake assist na mga pangkaragdagang suporta para sa paggamit ng maayos ng braking system at braking power. Meron itong crash sensor, front and side impact beams, maraming mga airbags at seat belts ay talagang nakatutulong sa mas ligtas na pagsakay at pagmamaneho nito. Isa pa, hindi makukumpleto yan kung wala rin ang mga security features. Sinamahan na rin kasi itong bagong modelo ng mga bagong security sense na magpapanatag naman sa atin lalo na kung wala tayong secured na parkingan. Itong modelo ay meron kasing central locking, anti-theft device, anti-theft alarm, meron din power door lock at engine immobilizer system, para hindi basta-bastang mapagana kung wala ang mismong susi o transmitter key nito at hindi basta-bastang mabuksan kahit gamitan pa ng anumang gamit para magbukas ang mga pintuan nito. Ang modelong ito ay may malawak ding rear luggage compartment storage na may maximum load capacity na 625 kg at mahigit sa 2,000 liters ang kaya nitong ikarga sa likuran. Ang haba nito ay nasa 4,850 mm at may lapad ito na 1,870 mm. Ang kabuuang taas naman nito ay umaabot ng 1,825 mm at may wheelbase size naman na 2,855 mm. Meron itong ground clearance size na 235 mm at bagay na bagay lang din sa malulubak at mga matutubig na kalsada. Ang kabuuang timbang nito ay umaabot ng 2,700 kg. May seating capacity na 7 to 8 seater. Nakadepende sa size ng mga sasakay dito at dito sa bansa, itong modelo ay inilabas sa limang magkakaibang klase ng variant. Mula sa pinaka-low variant na tinatawag na RZ4E 4x4 LS Automatic Transmission at ang pinaka-top variant nito na 4x4 LSE Dash Automatic Transmission na nagkakalaga sa bansa mula sa 1,650,000 pesos hanggang sa 2,505,000 pesos sa kasalukuyan. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video ngayon. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon,
Baka naman pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ng inyong opinion sa baba pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa.